sa inyo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan, ang topic natin ngayon mga pare ko ay umiinom lang ako ng buko. Grabe ang sabaw ko. Ay, totoo kaya yun mga idol? So, i-share natin ngayon ang ating kaalaman. Siyempre, hindi naman tayo eksperto pagdating sa mga ganyan. Pero bago natin umpisahan mga pare ko ay please don't forget to subscribe and click our tiny notification bell para ma-update kayo every time na meron tayong mga new upload videos. And please don't forget to subscribe also my second account. Ayan. Thank you so much in advance. And isa pang paglalambing. Maglalambing ako syempre. Huwag ninyong iskip ang ads. Ayan, pangkape lang. Kasi kapag hindi ako nagkakape, lumiliit si Buningning. Kaya kailangan patabain si Buningning. Bigyan niyo ako ng pangkape. Pangbihira. Sige na, kopi naman. Ayan. Alright, so let's proceed na mga idol. Okay, nagpapatawa lang. Gusto ko lang umiti ka habang ikaw ay nanonood sa akin dahil ayoko na ikaw ay malungkot. Dapat laging smile. Ayan. So, kahit na ano pang mga problema sa ating life, ayan, smile mo lang yan. Ingiti mo lang yan, pare ko. At sabihin mo sa iyong katabi, patusok nga. Alright, peace yo. Ayan, so that's our topic for today, guys. Ay, ayun. Gaya ng sinabi ko, uminom lang ako ng kwan, ng juice, ng buko juice. Ayan, ng buko. Actually, as of now, I am eating buko with juice, buko juice. Ayan, fresh na fresh. Ayan. Kasi sabi nila, kapag tawag dito, gusto mo daw umamoy yung sabaw mo, uminom ka daw ng buko. May katotohanan ba yun? Pero syempre, ginawa ko yun. Dahil ako, hindi ako naniniwala kung hindi ko gagawin. Ayan. Dito sa amin, maraming buko, maraming nyog. Kaya, kapag halimbawa, kasi may UTI ako, ayan. So, maganda daw na nagamot yung buko. Pero hindi naman, wala namang katotohanan. Ang pinakamabisa pa rin na gamot ay magpa-check up ka. Yun ang pinaka-the best kapag ikaw ay may UTI. So, huwag mo dadaanin lang sa buko-buko dahil mamaya acute na yan. So, kailangan ng agarang gamutan kapag yung UTI mo ay acute na. Katulad ko nun. So, almost a week akong nilalagnat. Yan, yung alam mo yung nilalamig talaga ako. Sobrang init ko. Tapos, hindi na ako makabangon. Yung pala, super na yung acute na yung aking UTI. So, hindi naman ako pinainom ng doktor ng buko. Wala siyang sinabing ganun. Bagkos ang sinabi niya, uminom ng maraming tubig. Sabi niya, i-maintain mo nung pauwi na ako, palabas na ako mula hospital, i-maintain mo ang 1.5 liters a day. Minsan nagagawa yon kasi pag na-over ako ng inom ng tubig, naduduwal ako. Parang busog na busog ako lagi. Lalo na kapag alam mo yon yung sa inuman, sa tagayan, bibihira mo ako painom kasi para akong bloated. So yun, hindi naman yun ang topic natin guys. Yun nga ang sabi na kapag kailangan mo ng sabaw, yung para marami daw lumabas sa'yo, ganyan, kapag nakikipag-plok-plok pa daw, kailangan mong uminom ka ng ng katas ng nyog para kwan, ng tubig ng nyog para buko, ganyan. Uminom ka ng buko para dumami yung katas mo. Ayun. Diyos ko, isang drum na yung naiinom ko. Wala naman, kahit na, alam mo yung sarap na ako sa plok-plok. Hindi naman gano'n, yung normal. Minsan pa nga, mabilis matuyo yung lumalabas sa akin, hindi siya ganun ka, yung ganun ka dulas, hindi siya ganun. As in, hindi ako kumbinsido dun sa sinasabi nila na uminom daw ng ganito, buko juice. Hindi naman pala totoo yun. So, ang makakapagpaganda talaga, yung partner mo ay magaling. Sa romansa, yun. Doon ako naniniwala. Talagang wet na wet talaga si Buningning. Talagang, alam mo yun, walang humpay. At saka alam mo yun na kahit yung
Nilalaro-laro pa lang. Oo, nilalaro pa lang yung lalo-lalo na yung kapag yung kuntila ay medyo dinidiin-diin nang pinapiano-piano ng ganyan. Pinapiano talaga. Eh, ba? Pag pinapiano na gano'n, lalo-lalo na doon, tapos medyo sabay-sabay tusok-tusok mo ng konti doon sa may butas, yun, basang-basa talaga. Pero yung sasabihin na minum ka ng maraming buko juice para madami daw lumabas, hindi naman totoo yun. At saka isa pa, marami lumalabas kapag ako ay sarap na sarap, lalo-lalo na yung kapag ano, pag yung dede, ayan, sinisip talaga, yung zip na zip, zinizip, zip, zip talaga, yung lalo yung uto. Ay, naku naman, grabe. Alam mo yung hindi ko na alam yung kung asan ako hahawak. Minsan yung bumabakat yung mga daliri ko dun sa likuran niya. Minsan, ako na yung nagsasabi na, dali na, sige na, isagad mo, itodo mo, ayan. Yung kuan minsan dinidiktik ko pa talaga yung ulo, guys. Oo, para lang maramdaman ko na, sabi ko, pahabain mo kasi yung dila mo, alam mo yung patulisin mo, yung patigasin mo para maramdaman ko kasi tapos minsan yung medyo ang tawag dito, medyo izip mo ng konti dun sa may kuntil, ganon. Pero mas alam niyo guys, mas paborito ko yun kapag dito. Pag dito kasi yung sinizip niya, mas nafe-feel ko parang nakikiliti si Buningning kapag ito medyo nasa, yung habang nagzizip siya tapos medyo nasasaktan ako doon sa dalawa, doon sa naka-usli na yun na maliit, doon medyo yung alam mo yung may lambing na may kurot na may kagat na alam mo yon yung pag-zip niya, eh kwan, nakikiliti si Buningning. Oo, gustong-gusto ko talaga, idol, gustong-gusto ko talaga, yun yung pinaka-gustong-gusto ko. Pagkatapos mo doon, yun, doon ipapaano ko, ipapalafang ko yun, yung si Buningning, hanggang sa, syempre, mapapaungol-ungol ka na rin, sobrang sarap. Tapos, hanggang sa mahila mo na siya, hilain mo na siya, ikong kalbo, eh. Kung may buhok, hilain mo sa buhok, oh, dito ka na, pag kalbo, syempre, doon sa kamay niya, halika na rito, ayan. Pero wag mong hayaan, pare ko, yung nawala sa, ano, mawala sa eksena, kailangan, habang umaakyat ka naman, lagyan mo pa rin ng lambing, lagyan mo pa rin ng kilos, yan, yung kamay mo, huwag mo hayaan na mabakante. So, habang umaakyat ka, yung isang kamay mo, naandun pa rin kay Buningning, yan, kinakalikot pa rin yan, para hindi siya maboring doon sa baba. Kasi pag hinayaan mo yon na mag-isa siya doon, maboboring siya. So, mawawala na naman yung katas, mawawala na naman yung wet look. So, kailangan panatilihin magbasa yon para hindi ka mahirapan pag ipinasok. Pero sabi nila, mas maganda raw, mas exciting daw kapag pag ipinapasok si Haring Solomon doon. Si Buningning ay medyo makipot, ayan, masikip yung ganon, mas exciting daw, mas nasasarapan daw yung kayo nasasarapan, pero yung girl lalo, hindi, kasi masikip, masakit. Kaya mas gusto ng mga babae, binabasa talaga muna nila yan. Kailangan pinapalaro, pinapalafang, bago mo ipaplok-plok. Kasi, pag halimbawa nagkaroon ng punit or sugat yan, magasgas yan, hindi ka talaga makaka-score, pare ko. Oo. Kaya kailangan madulas, oo. May tubig-tubig, kumbaga. Kaya, yung sinasabi nila na uminom kang ganito, hindi totoo yun. Maniwala kayo sa akin kasi almost one drum na ang nainom ko, hindi naman totoo, wala naman. Normal lang, pero kapag yung talagang ako yung papatong, ako yung talagang magtatrabaho, yun talaga naman, ang katas hanggang doon sa, alam mo, doon sa balls, doon sa baba, doon aagos yung ano, yung katas, mga idol, ramdam ko yun, nakikita ko yun minsan. Hinahawakan ko yun minsan, hinahawakan ko, hinihinaano ko, sinasalat kong ganun, doon sa may ano, sa may dalawang ano doon, doon sa hiwa niya ng ganun, doon sa gitna, tumutulo doon yung katas. Oh, sarap no, no, yung makikita mo yung katas mo, tumutulo, sarap. Experience ko na yon, kaya huwag kayo maniniwala na kapag uminom ng ganito, maraming kang ilalabas na ano, hindi totoo yon. Ang gawin mo, galingan mo, ayan. Tsaka kumain ka na mga sustansya, mga gula, syempre. Siguro nakakatulong din naman to para lumakas ka, syempre. Kasi refreshing din naman kasi ang buko. Gaya ngayon, kumakain ka sumine, kasi nga malamig siya o mainit ngayon. So, masarap siya higup-higupin. Ayan. So, yun.
Sana nagkaroon kayo ng kalamaan ng konti. Hindi totoo 'yon na kapag uminom ka eh dadami yung katas mo. Hindi. Ang totoo niyan kapag niromansa ka ng todo, 'yun, dadami ang katas mo. So right, that's all for today, guys. Thanks for watching once again. Please don't forget to subscribe and click our tiny notification bell para ma-update po kayo every time meron po tayo mga new upload videos. See you in my next vlog, guys. Bye-bye.